Maraming maraming salamat po Amang Diyos sa umagang ito. Tinipon po ninyo kami sa inyong pangalan upang makaroon po kami ng banal na fellowship sa pangalan ng Panginoon. Samahan niyo po kami sa oras na ito at turuan niyo po kami ng tamang daan at kalooban ng Panginoon upang makaroon po kami ng pusong nagpapasalamat sa iyo at pusong naglilingkod sa Panginoon. Galing po kami sa iba't ibang uri ng pagsubok at problema at pagturusa. Alam niyo Panginoon kung ano po ang ikatitisot po namin sa aming pamumuhay Kristiyano. Yung mga tao, yung mga problema, yung mga hirap sa buhay na nagpapatisot po sa amin sa landas po ng aming pananampalataya. Unit Panginoon, sa umagang ito, bumalik po kami sa inyong harapan. Kayo lamang po, Panginoon, magbigay ng tunay na kapahingaan at kaligayahan sa bawat isa sa amin. Nakikita po namin yung mga nangyayari, yung mga tanda ng huling araw. Nalubog pa rin po yung aming puso sa mga alalahanin sa buhay. Tulungan niyo po kami at hawakan niyo po ang aming puso at isipan upang tumingin kami sa makalangin na bagay na inihanda ng Panginoon para sa aming mga kaluluwa. Yung mga kapatiran dito na dumadaan sa iba't ibang uri ng pagsubok at kahirapan, pakalooban niyo po sila ng kalakasan at pananampalataya at pusong nagtitiwala sa Panginoon lamang. Yung mga kapatiran na hindi nakakasama po sa oras na ito, kahit saan man po sila, Panginoon, bigyan niyo din po sila ng parehong pagpapala at kaloob ng Diyos. Magmula sa simula hanggang sa katapusan ng itong gawain, kayo lamang po ang gumabay sa bawat isa sa amin. Ito po yung aming panalangin sa pangalan ng Panginoon, Hesus Kristo. Amen. So, buksan po natin ang ating mga Biblia. So, Mateo chapter 11. Mateo chapter 11, verse 28 hanggang verse 30. Mateo chapter 11 from verse 28 hanggang verse 30. Yung tatlong verses lang po ito, kaya pwede po natin basahin sabay-sabay, daan-daan. 3, 2, 1. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nalulupay-pay at lupang nabibigatan, at kayo ay bibigyan ko ng kapahingaan. Pasanin ninyo ang aking pamatok at matuto kayo sa akin, sapagkat ako ay maamo at may mapakumbabang puso, at makakatakpo kayo ng kapahingaan para sa inyong mga kaluluwa. Sapagkat madaling dahilin ang aking pamatok at magaan ang aking pasan. So, kung titingnan po natin sa Biblia po, so maraming uri ng yung pangako ng Diyos ay nakikita po natin sa Biblia, yung pangako. Kahit maraming promise ay ginagawa po natin, pero minsan hindi po natin tinutupad. Kasi
limitado po yung ating kapangyarihan. Minsan po pag may utang po tayo ay babayaran next month, pero next month, so binabayaran po, o minsan hindi. Kasi may nangyayari din po na hindi natin inaasahan. May sakit, may aksidente. Kaya ganun po yung buhay natin. So maraming pangako ay ginagawa po natin, pero hindi naman po ito tinutupad. Kaya sabi natin, tao lang ako. Oh. Kaya pasensya na, tao lang ako. Kaya hindi natin, hindi po tayo umaasa sa kanilang mga pangako. Kaya kasi ganun po yung alam natin, ganun po ang mangyayari. Kahit nangangako sila, pero hindi po natin inaasahan na gaganapin, tutuparin po nila yung kanilang promise. Konting tampo lang sa puso. Kaya dahil sanay po tayo sa ganong mga nangyayari, kaya pagdating sa Biblia, parang mahirap din po natin pag tiwalaan ang promise ng Diyos. Kahit maraming pangako, promise ng Diyos ay nakasulat sa Biblia, pero hindi po natin kinukuha yung sapat na pakinabang doon dahil kulang po tayo sa tiwala sa kanyang yung katapatan o kapangyarihan. So Matthew chapter 11 verse 28 to 30, ito po ay isa mga sikat na talata sa buong Biblia, isa sa mga pinaka kilalang talata sa buong Biblia. Kahit unbelievers po, kilala po nila yung verse na ito. Okay? Come to me all you who labor and are heavy laden, I will give you rest. Okay? Kahit unbelievers po, masarap po ito yung mga magandang message, okay? Dahil nabibigatan sila. So walang taong na hindi nabibigatan. Okay? So lalo na po dito po ngayon yung mga kapatiran. So nabibigatan po ba kayo o hindi? Laging masaya? So may problema po na dumarating po sa atin. So yung mga kabataan po, yung mga estudyante po ngayon, saan po sila nabibigatan? Nabibigatan po sila sa module. Patong-patong. Patong-patong po yung module. Kaya kahit papel lang po sila, pag nakita nyo po yung nakapatong, yung module, anong naramdaman mo? Magaan o mabigat? Mabigat. Papel lang po yan, papel. Pero pag nakita mo yung mga assignment na patong-patong, mabigat yung puso. Lalo na pabalapit na po yung lock date, due date. Okay? Kaya minsan, sumusuko tayo. Okay? Pag patong-patong po yung mga utang, ganun din po, lupang nabibigatan. Pag patong-patong po yung mga problema, so, lupang nabibigatan. Kaya ito po yung mga isang mensahe na wini-welcome po ng maraming tao. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nalulupaypay at lupang nabibigatan. Kasama po tayo dito sa kayong lahat na nalulupaypay at lupang nabibigatan. Yes. Kasama rin po tayo dito. Nalulupaypay rin po tayo at lupang nabibigatan din po tayo sa iba't ibang uri ng mga problema. So, sila po ay tinatawag ng Panginoon ngayon. Kung nabibigatan ka sa maraming problema, so, lapit ka sa akin. Lumapit ka sa akin. May solusyon ako. Ano po yung solusyon? Kayo ay bibigyan ko ng kapahingaan. Ito po yung solusyon ng Diyos. Sana, sinabi ni Panginoon dito, kayong lahat na
nalulupay-pay ang lupang nabibigatan, lumapit ka sa akin, bibigyan ko kayo ng kalakasan ng katawan. O bibigyan kayo ng kayamanan. Sana ganun po yung mga sulat dito. Bibigyan kayo ng katalinuan. Kasi kung meron po tayong kalusugan, katalinuan, o pera, parang ito yung solusyon na hinahanap ng tao. Yung pag malusog, malakas yung katawan, masaya sila. Pag may pera sila, masaya sila. Pag matalino sila, masaya sila. Parang itong tatlo po ay hinahanap ng maraming tao. Okay. Pero ano po yung sabi ni Jesus? Ano daw ibibigay niya sa atin? Hindi po ganong mga material na bagay, kundi kapahingaan. Okay? Kapahingaan ay ibibigay ko sa iyo. Ibig sabihin, kahit may sakit tayo, pwede po tayo may kapahingaan. Kahit walang pera, pwede po tayo mapahinga. Pwede po tayo makaroon kapahingaan. Pwede po tayo magpahinga yung ating puso kahit may sakit man, kahit wala man pera, kahit hindi ako matalino. Anong uri ng kapahingaan po ito? Okay. Anong uri ng kapahingaan po ito? Kasi po sa experience, sa buhay po ng maraming tao, pag may sakit, may kapahingaan po sila pag may sakit? Wala. Walang kapahingaan pag may sakit. Nag-uuri. Tapos, kung walang pera, so walang kapahingaan. Wala rin kapahingaan. Okay. Kung hindi maganda po yung condition po nila, so walang kapahingaan. Pero sabi dito, lumapit ka sa akin, kayong lahat na nalulupaypay at lupang nabibigatan, bibigyan ko kayo ng kapahingaan. Yung kapahingaan po, yun po ang promise ng Diyos. Yun po ang gusto ng Diyos ibigay sa atin. Ano po yung gusto po ninyo? Ano po yung mas gusto po ninyo? Pera o kapahingaan? Kalusugan o kapahingaan? Okay. Yung mahusay, magaling na yung utak o kapahingaan? Ano po ang mas gusto po ninyo? Yun po ang choice. Yung tunay na kapahingaan ay hindi po galing sa salibutan ito. Walang sino mang makapagpangako ng ganito. Come to me. Halika kayo. Lumapit ka sa akin. Bibigyan kayo ng kapahingaan. May tao na makapagsabi na come to me, bibigyan ka ng pera. Mayroon pong ganong tao na lumapit ka sa akin, tutulungan kita. Come to me, bibigyan kayo ng yung mga mayaman, di ba, pwede makapagsalita sila, makapangako. Come to me, so bibigyan ka ng pera. Yung mga mahusay na doktor, pwede po silang makapagsabi, come to me, so bibigyan ka ng kalusugan. Yung mga teacher, pwede po silang makasabi, come to me, bibigyan ka ng knowledge. Tuturuan ka ng mga knowledge. Okay. Pero hindi, walang sino mga makapagsabi sa atin, come to me, bibigyan ka ng kapahingaan. Okay. Yung tunay na kapahingaan po, hindi po galing sa ganung mga condition. Hindi po galing sa tao. Kaya ngayon po, ito po yung mahalagang issue po sa ating lahat dahil tayong lahat ay nabibigatan sa iba't ibang uri ng problema. Verse 29, pasanin ninyo ang aking pamatok at matuto kayo sa akin sapagkat ako ay maamo at may mapagpapalakas
pakumbabang puso at makakatakpo kayo ng kapahingaan para sa inyong mga kaluluwa, hindi po para sa inyong katawan. Kailangan po natin dalawang uri ng pahinga. Pahinga, kailangan din po natin pahinga sa katawan kasi pagod po tayo sa trabaho. Pagod po tayo sa pag-aaral. Kaya kailangan po yung take rest, okay? Sa ating katawan, sa ating isip. So, ano po ang ibinigay ng Diyos sa atin para magpahinga po tayo? Meron po tayong isang regalo na araw-araw ibinibigay ng Diyos sa atin para magpahinga tayo sa ating trabaho, sa yung ating katawan. Ano po yung regalo ng Diyos ibinibigay sa ating araw-araw? Ano po yun? Ano po yung pinaka yung napakahalagang regalo ng Diyos na ibinibigay araw-araw? Tulog. Tulog po ang regalo ng Diyos. Tulog. Masarap, kamusta po yung tulog nyo kagabi? Ha? Masarap? Oh, kagabi po, hindi po ako nakatulog mabuti kasi ang lakas ng ulan sa lipa. Kaya, pag malakas po yung ulan sa bahay, pumapasok yung tubig sa kasami. Kaya inilagay ko po yung mga lalagyan ng tubig, yung mat, para hindi baha. Pero siguro, hindi po ganun katagal po yung mga lakas ng ulan. Yung tulog po, alam nyo po ba, yung pinaka mahalagang bagay, tulog, yun po ang blessing ng Diyos. Pag masarap ka sa tulog, so dapat magpasalamat tayo. Pagkagising sa umaga, dapat magpasalamat tayo. Pero sa sermon, bawal tulog. Gabi lang tulog tayo. Pero during the sermon time, so hindi pwede tulog. Pero minsan po, kasi may tao hindi nakakatulog dahil sa mga iba't ibang alalahanin sa buhay. Okay? Kung may problema, di ba, nakakatulog po tayo, mas mabuti? Hindi po. So, pumunta po tayo sa Ecclesiastes. Ilagay po natin yung talit po dito. Ecclesiastes. Chapter 2. Verse 23. Ecclesiastes chapter 2, verse 23. So, pwede ba natin itong basahin sa daan-daan? 3, 2, 1. Sapagkat lahat ng kanyang araw ay puno ng sakit at ang kanyang gawa ay pagdaramdam. At pati sa gabi ay hindi nagpapahinga ang kanyang isip. Ito man ay walang kabuluan. Kawawa naman po itong tao, pati sa gabi walang pahinga sa isip. Sa araw, walang pahinga sa katawan sa daming trabaho. Kahit sa gabi, dapat magpahinga, pero yung isip ay gising pa dahil sa mga alalahanin sa buhay. Paano? Anong gagawin ko? Paano? Yung future, di ba, future, hindi pa nangyari. Di ba? Hindi pa nangyari yung future. Hindi pa dumating. Pero yung ating isip ay naglalaro po doon sa future. Hindi pa dumating sa atin yung future, sabi ng Diyos, araw-araw, buhay ka araw-araw. Itong panibagong araw, mabuhay tayo na may pusong nagpapasalamat, tapos bukas, another day. Okay? Magsimula ka bukas, another day. Okay?
Pero minsan po daming mga alalahanin sa buhay, anong gagawin ko sa future, anong mangyayari sa future. So, kailangan po natin yung preparation, pero minsan masyado po tayo nag-alala about future. Pati gabi, hindi nagpapahinga ang kanyang isip. Kamusta po yung inyong tulog mo? Isang check-up point po yan, isang checkpoint kung kamusta yung tulog ko. Kung hindi maayos yung tulog, so, ibig sabihin, may alalahanin. Pag sobrang haba yung tulog, mayroon din problema. Dapat tama lang po yung sleeping time. Pero yung punto po dito, pati sa gabi yung kanyang isip, hindi nagpapahinga. Ito man ay walang kabuluhan. So ngayon po, so check-in po natin yung ating sarili kung bakit hindi ako nagpapahinga. So balik po tayo sa Matthew chapter 11. Verse 28, ito po yung invitation po ng Panginoon. So, come to me. So, all who labor and heavy laden. So, labor, heavy laden. So, bibigyan ko kayo ng kapahingaan. Ito yung promise ng Diyos. Kaya, mahalaga po ito. So, lalo na po sa mga kapatiran, yung mga kapatiran na nabibigatan po ngayon. So, ito po yung mahalagang promise ng Diyos. Anong uri ng kapahingaan? Panginoon, ito talaga yung hinahanap ko, kapahingaan. Okay? Hindi po yung mga solution agad solution. Minsan yung solution, mabagal mangyayari, malayo pa yung solution. Okay? Halimbawa, kung may sakit po tayo, hindi po pwede agad-agad gumagaling. Kailangan lifetime maintenance. Hindi pwede agad-agad kumaling po tayo sa sakit. Minsan, hanggang mamatay, kailangan po natin isama, kailangan po natin pasanin ang sakit po ito. So, yung pag-aaral ng mga kabataan po dito, hindi po madali tapusin yung pag-aaral. Kailangan araw-araw mag-aral ng mabuti. So, para maging handa sa trabaho. Kahit may financial problema, so hindi po agad-agad solutional po yan. So, ma-solutionan po yan. Kailangan magtrabaho, tapos unti-unti kailangan ayusin yung mga financial problema. So. Pero yung rest po ito, rest. Okay? Kapahingaan po ito. Ay, yun po ang ibibigay ng Panginoon sa atin. Kaya, ito din po hinihiling ko sa Panginoon araw-araw. Panginoon, ito yung hinahanap ko, kapahingaan na nanggagaling sa iyo. Hindi ko inaasaan yung mga pansamantalang solusyon, na conditional solusyon, yung mga pansamantalang solusyon. Yung hinahanap ko, Panginoon, ay kapahingaan na nanggagaling sa iyo, na ibinibigay nyo sa akin. Di ba magandang promise po ito? Come to me, I will give you rest. Paano? Verse 29 and 30, pasanin ninyo ang aking pamatok at matuto kayo sa akin.
Sapagkat ako ay maamo at may mapakumbabang puso at makakatakpo kayo ng kapahingaan para sa inyong mga kaluluwa. Sapagkat, verse 30, madaling dalhin ang aking pamatok at magaan ang aking pasan. So, ito po yung difference. Yung pamatok ng Panginoon, yung pasan ng Panginoon ay mabigat o magaan. Magaan lang daw, magaan. Pero yung pasan po natin, parang mabigat. Kaya nabibigatan po tayo. Lupang nabibigatan po tayo. Pero sabi ng Diyos, matuto ko sa akin, yung pasan ko ay magaan lang. Yung pamatok ko, magaan lang. Kaya kaya mo yan, kaya mo yan pasanin, yung pamatok ko, yung pasan ko. Pero bakit? Lupang nabibigatan ka. Lupang nabibigatan. So, i-compare po ninyo yung bigat mo ngayon, kung saan man, kung nabibigat, yung bigat mo, yung pasan mo, sa kayong pasan na tinutukoy ni Jesus. Matuto ka sa akin. Learn from me. Take my yoke and learn from me. Kaya dapat matuto tayo kay Jesus. Para makaroon po tayo ng itong kapahingaan, kailangan po natin lumapi sa Kanya at matuto po tayo sa Kanya, Panginoon, turuan mo ako. Turuan mo ako. Dahil po yung tunay na kapahingaan po na ito ay hindi po galing sa mga kondisyon ng salibutan, magagandang kondisyon, kundi galing kay Jesus. Kaya yung kapayapaan ni Jesus ay gusto niya ibigay sa atin. Unconditional. So kailangan po natin matuto sa Kanya. Matuto. Si Jesus ay teacher natin, teacher. So, anong subject? Anong subject po dalawa? Ako ay maamo at may mapakumbabang puso. Maamo at mapakumbaba. So, yun po yung character, yun po yung katangian po ni Jesucristo. Maamo ako at mapakumbaba, mapakumbabang puso ako. Kaya minsan iniisip ko rin pag nararamdaman ko na nabibigatan po ako, so iniisip ko, hindi tama yung pamumuhay ko ngayon. So, bakit? Mabigat. Sabi ni Jesus, bibigyan ko kayo ng kapahingaan. Bakit nabibigatan ako? May problema. Baka yung hindi ko ipinapakatiwala sa Kanya yung pasan ko. Yung pasan ko ay ako. Ako ang humahawak ng pasan ko. Ako ang humahawak ng problema ko. Maghahanap ako ng paraan para ma-solutional yung problema ko ito. Kaya nabibigatan ako unti-unti. Kaya sinasabi ng Panginoon, ibigay mo sa akin yung pasan mo. Okay? Ibigay mo sa akin yung pasan mo, tapos matuto ka sa akin. Kailangan po natin matutunan na kung paano ipagkatiwala sa Diyos yung ating problema. Ipagkatiwala. So, una sa lahat, yung mga Israelita po sa panahon po ni Jesus, meron po silang maling misunderstanding. Meron po silang misunderstanding, maling pakaunawa tungkol sa kapahingaan. Halimbawa, chapter 12, Matthew chapter 12, so, verse 9. Matthew chapter 12, verse 9. Babasahin ko po ito. Umalis si Jesus doon at pumasok sa kanilang sinaguga at doon ay may isang taong tuyo ang isang kamay. Siya ay tinanong nila, matuwid bang magpagaling sa araw ng Sabat?
upang siya ay maparatang nila. Sinabi niya sa kanila, sino kaya sa inyo na kung meron siyang isang tupa at nahulog ito sa isang hukay sa araw ng Sabat at hindi ba niya ito aabutin at hahanguin? Gaano pa nga higit na mahalaga ang isang tao kaysa isang tupa, kaya't matuwid na gumawa ng mabuti sa araw ng Sabat. Verse 14, unit umalis ang mga Pariseo at nagpulong laban sa kanya kung paano siya pupuksain. Yung Sabat day, narinig po ninyo yung Sabat day, Seventh-day Adventist, okay? Adventist, okay? Sabat day. Isa po siya sa mga sampung utos, Sabat day. Diba? Keep the Sabat day, holy. Kaya, yung mga Israelita po, sumunod po sila sa Sabat day. Hanggang ngayon. Hanggang ngayon po, yung mga Hudyo, sumusunod po sila sa Sabat day. Tapos, meron din pong denomination po dito, Seventh-day Adventist. Kaya, yung kanilang gathering, kailan po ba yung kanilang gathering? Hindi po sa Linggo, kundi Sabado po sila nagkakatipon, Sabado. Yung Sabat day po, from Friday evening hanggang Sabado ng evening. Yun po yung mga Sabat day na tinutupad po ng mga Israelita hanggang ngayon. Sabat day. So, ipapaliwanag ko po sa iyo kung bakit may Sabat day. Okay? So, pumunta po tayo sa Genesis. Pumunta po tayo sa Genesis. Chapter 2. Genesis chapter 2. Verse 1. Genesis chapter 2 verse 1. Nangyari ang langit at ang lupa at lahat ng mga bagay sa mga yon. Nang ikapintong araw ay natapos ng Diyos ang gawain ng kanyang ginawa at nagpahinga siya ng ikapitong araw mula sa lahat ng gawaing kanyang ginawa. Verse 3, at binasbasan ng Diyos ang ikapitong araw at kanyang ginawang banal sapagkat sa araw na yon ay nagpahinga ang Diyos sa lahat ng gawain na kanyang ginawa. So, yung creation sa loob ng 6 days, 6-day creation, tapos pagdating sa ikapitong araw, ano po yung ginawa ng Diyos? Nagpahinga. So, nagpahinga. Tapos na yung creation. So, from day 1 hanggang day 6. Ang tao po, kailan po nilikha ng Diyos? Day 1 o day 6? Tao. Day 6. Okay? Mga let there be light, mga iliwanag, tapos yung lupa, mga day. Tapos yung ika-anim na araw, nilikha ng Diyos ang tao ayon sa kanyang larawan. Tapos, ikapitong araw, nagpahinga. Ikapitong araw, nagpahinga. So, meron po ba ika-walong araw? Meron po ba ika-anim araw? Wala. Okay. After creation, ikapitong araw, nagpahinga ang Diyos. Tapos, tuloy-tuloy po yan yung rest. Tuloy-tuloy. Ang Diyos ay nagpahinga sa lahat na gawain na kanyang ginawa. Walang ika-walong araw, walang ika-anim na araw. Okay? Tuloy-tuloy yung mga rest. Dapat ganun tuloy-tuloy. So yung Sabat day po, alam niyo po ba kung bakit from evening to next day evening? Kasi po yun po yung paraan ng counting sa Genesis chapter 1. Okay. Halimbawa po,
Chapter 1 verse 31. Nakita ng Diyos ang lahat ng kanyang nilikha at ito ay napakabuti. Nakaroon ng gabi at nakaroon ng umaga ng ika-anim na araw. So, yung counting po ng isang araw sa Israelita at saka sa Biblia ay kailan po simula? Hindi po simula sa umaga. Sa tao po sa atin, yung isang araw ay counting simula sa umaga, di ba? Umaga. Pero sa kanila, isang araw ay simula sa gabi, yung evening, hanggang next evening. Yun po yung counting po nila. So, from sa kalendaryo po, sa kalendaryo, ano po ang una, Monday o Sunday? Kalendaryo. Monday o pinakasimula o Sunday? Sunday po, tingnan nyo po mabuti. Sa kalendaryo, Sunday. Ito. Okay. Tapos, Monday, okay, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, at Saturday. Yung Saturday, ano po yung tawag po ito? Weekend. Okay? Ito po yung tawag na weekend. Ending po ito ng isang week. Kaya Sabado po ay tinatawag na weekend. Kailan po yung beginning? Ito po yung beginning, simula. Okay? Ito po ay week start. Okay? Okay. Ito, Sabado po ay weekend. Yung Sabadista po, kaya ito po yung start ng day 1. Day 1, day 2, day 3, day 4, day 5. Kaya Sabadista po, dito po simula Friday ng gabi hanggang Saturday ng gabi. So, ito po ay hanggang ngayon, sinusunod po nila yung mga araw ng Sabat. Okay? Pero yung Kristiyano po, bakit nagtitipon po tayo sa Sunday? Sunday po ay tinatawag na Lord's Day. Sunday ay tinatawag na Lord's Day. Bakit nagtitipon po tayo sa Sunday? May dahilan? Dahil walang pasok. Yun po ang dahilan, walang pasok tayo sa Sunday. Walang pasok kaya pwede po tayo magtipon sa Sunday. Pero Sabadista po, Seventh-day Adventist, okay? Kahit may pasok po sila sa Sabado, pero nagtitipon po sila sa Sabado dahil yun daw yung mga dapat sundin sa Bible. Okay? Hindi po nila naintindihan yung meaning ng Sabat. Ano po yung meaning ng Sabat? Yung Sabat po, meaning ng Sabat ay kapahingaan. Ano po yung meaning ng Sabat? Yung Sabat po ay meaning kapahingaan. Yun po yung meaning ng Sabat. So, Genesis chapter 2, ikapitong araw. Ano po yung ikapitong araw? Sunday o Saturday? Saturday po yan. Ikapitong araw, nagpahinga. Kaya yung Sabadista po, tuwing Sabado po, Saturday, nagtitipon-tipon sila. Ganon din po yung mga Hudyo ngayon. Ikapitong araw daw ay Saturday. Ngayon ang ginawa po nilang Sabate hanggang ngayon. Kay Israelita, sa kanila, Sabate, Saturday. Ganon din po yung Seventh-day Adventist. Okay, Saturday. Nagpahinga. Kaya isinama ito sa Exodus chapter 20. Sampung utos. Tingnan po natin sampung utos.
chapter 20 verse 8, Exodus chapter 20 verse 8. Alalahanin mo ang araw ng Sabat upang ingatan itong banal. Anim na araw kang gagawa at inyong gagawin ang lahat ng inyong gawain. Unit ang ikapitong araw ay Sabat sa Panginoon mong Diyos. Sa araw na ito, huwag kang gagawa ng anumang gawain, ikaw o ang inyong anak na lalaki, ang inyong anak na babae, ang aliping lalaki, ang inyong aliping babae, ang inyong mga baka, ang dayuhan na sa loob ng inyong mga pintuan. Sapagkat sa loob ng anim na araw, ginawa ng Panginoon ang langit at lupa, ang dagat, ang lahat na naroroon. Nagpahinga sa ikapitong araw, kaya't binabasan ng Panginoon ang araw ng Sabat at ginawang itong banal. Ito po yung sampung utos. Isa sa mga sampung utos. Ikapitong araw ay ingatan mong banal. Keep holy. Kaya bawal trabaho. Kaya hanggang ngayon po, Israelita, hanggang ngayon, Israelita, sinusunod po nila ito. Ikapitong araw, so bawal, bawal trabaho. Pag nakasakay ka sa elevator sa Israelita, okay? Pagpindot, trabaho daw, trabaho. Bawal pagpipindot sa mga elevator. Kaya, lahat ng mga floor, so automatic stop. Automatic stop sa lahat ng floor sa araw ng Sabate. Tapos, bawal luto, di ba? Bawal luto. Kaya yung mga pagkain ay maaga niluto nila. Para sa araw ng Sabat, kain lang. Kain, pahinga, usap. Okay? Bawal cellphone. Okay? Kaya habang nagpapahinga po sila, walang trabaho, sa bahay lang tipon-tipon. So kumakain, hinga. Ano po yung pinag-usapan po nila? May purpose po sa kanilang mga Sabate. During the Sabate, para pag-usapan po nila, para alalahanin po nila ang Panginoon. Yun po yung purpose. Walang trabaho. Tapos yung walang ibang mga gawain. Mag-focus lang sa words of God. Mag-focus lang sa fellowship. Mag-focus lang sa mga remember. Okay? Yun po yung purpose ng Sabate. Okay? Bawal trabaho. Tapos alalahanin mo ang salita ng Diyos, tapos paksisihan mo ang mga pamumuhay mo, usap, fellowship, prayer, words of God. Yun lang ginagawa nila sa araw ng Sabate. Pero habang lumalapis, habang lumilipat po yung panahon, okay, so yung tradition po ng Sabate ay nag-iba na po yung meaning. Okay? Tapos, isa pong mahalaga po dito, sampung utos po, bakit po ibinigay ng Diyos sa atin yung sampung utos? Ano po yung sabi sa Roma chapter 2? Sa pamamagitan ng kautusan ay ang pagkakilala ng kasalanan. Yun po yung purpose ng sampung utos. Kaya sa harap ng itong sampung utos, ano po yung dapat natin malaman? So, dapat natin malaman na nasira na po yung kapahingaan. Nasira na yung kapahingaan. Wala na akong kapahingaan. Yun po ang dapat natin malaman dito sa sampung utos. Yung Sabat ay kapahingaan. Sabi ni Jesus, "Come to me." Hali kayo sa akin. Bibigyan ko kayo ng kapahingaan. Ibig sabihin, wala po tayong kapahingaan. Nasira na. Dahil sa kasalanan. Sa ikapitong araw, sabi sa Genesis chapter 2, nagpahinga ang Diyos. Pero, nung dumating na po si Jesus Christ sa mundong ito, tuwing araw ng Sabat, nagtrabaho siya, nagtrabaho. Pinagaling po niya yung mga may sakit. Okay.
Sa araw ng Sabate, ayon sa tradisyon po ng mga Israelita, dapat bawal. Bawal po yung mga pagkagaling ng mga may sakit. So, yun po yung mga ginagawa po nilang mga issue. So, bakit si Jesus ay nagpagaling sa araw ng Sabat? Trabaho yan, trabaho. Bawal po yan, bawal. Hindi po nila naintindihan yung meaning ng sampung utos. Hindi po nila alam na sila mismo ay walang kapahingaan. Kaya nakikita ang mga trabaho lang nag binigyan nila pansin. So John chapter 5, John chapter 5. John chapter 5. Magmula verse 1. Pakaraan nito ay nakaroon ng pista ang mga Hudyo at umahon si Jesus patungo sa Jerusalem. Sa Jerusalem ay may isang tipunan ng tubig sa tabi ng pintuhan ng mga tupa na sa wikang Hebreo ay tinatawag na Besata na may limang portiko. Sa mga ito ay nakahiga ang maraming may sakit, mga bulak, mga pilay, mga lumpo, sapagkat lumulusong ang isang anghel ng Panginoon sa mga tanging panahon sa pintuhan ng tipunin ng tubig at kinakalawkaw ang tubig. Ang unang manaok sa tipunan ng tubig. Pagkatapos na makalawkaw ang tubig ay gumagaling sa anumang sakit na di naramdam. Naroon ang isang lalaki na may 38 taon na may sakit. Nang makita ni Jesus na siya ay nakahiga at na lamang siya ay matanggal nang may sakit, sinabi niya sa kanya, "Ibig mo bang gumaling?" Sumagot sa kanya ang lalaking may sakit, "Ginoo, walang taong maglusong sa akin sa tipunan ng tubig kapag kinakalawkaw ang tubig. At samantalang ako ay lumalapit, nakalusong na muna ang iba bago ako." Sinabi sa kanya ni Jesus, "Bumangon ka, buhatin mo ang inyong higaan at lumakad ka." At kaagad gumaling ang lalaki, binuhat ang kanyang higaan na lumakad. Noong ay araw na Sabat. Verse 10, kaya sinabi ng mga Hudyo sa taong pinagaling, "Ngayon araw ng Sabat, hindi ipinahihintulot na buhatin mo ang inyong higaan." Nakakatawang storya po ito. Sa araw ng Sabat, pinagaling ni Jesus isang may sakit. Ilang taon po siya nakasakit? 38 years. Nakahiga. Nakahiga lang po siya sa loob ng 38 years. May tanong po ako sa iyo. Itong may sakit na nakahiga sa loob ng 38 years, tinupad po niya yung araw ng Sabat sa buong buhay o hindi? Nakahiga lang siya lagi, kaya tinupad po niya sa kanyang buong buhay yung araw ng Sabat, nakahiga lang siya. Pero nung pinagaling po siya ni Jesus, gumaling na, tapos binuhat niya yung higaan. Yun ang sabi, pinansin ng Hudyo. Nagtrabaho ka. Bawal yan. Higa ka, balik ka sa higaan. Araw ng Sabat ngayon, bakit trabaho ka? Binuhat mo yung higaan mo. Humiga ka ulit. Sa loob ng 38 years,
doon sa puso ng itong mga may sakit, may kapahingaan sa puso niya. Yung katawan lang nakahiga, pero doon sa puso ng taong ito, may kapahingaan? Wala po. Walang kapahingaan. Dahil may sakit. May sakit. Okay. Yun po ang pinagaling ni Jesus, yung sakit. Pero ano po yung focus ng mga Pariseo, yung mga Hudyo? Nagtrabaho ka sa araw ng Sabat. Verse 16. Dahil dito, inusik ng mga Hudyo si Jesus sapagkat ginagawa niya ang mga bagay na ito sa araw ng Sabat. Verse 17, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Subali, sinago sila ni Jesus, hanggang ngayon, patuloy sa pagkawa ang aking ama at ako patuloy din sa pagkawa. Tingnan po natin ito. Inusik nila si Jesus dahil pinagaling ni Jesus yung mga may sakit sa araw ng Sabat. Ano po yung meaning doon? Okay. Yung may sakit po ito ay tayo, mga may sakit. Si Jesus pumarito sa mundong ito upang bigyan po tayo ng tunay na kapahingaan, tunay na Sabat. Kaya tuwing araw ng Sabat, si Jesus nagtrabaho. Nagpagaling. Ibig sabihin, si Jesus ay nagbibigay ng kapahingaan sa atin. Sabi dito, verse 17, hanggang ngayon patuloy sa pagkawa ang aking ama. Amang Diyos ay tuloy-tuloy nagtatrabaho hanggang ngayon dahil sa mga makasalanan. Dahil po sa makasalanan. Ano po yung trabaho po ito? Anong uri ng trabaho? Salvation. Trabaho po ng Diyos ay pagliligtas po sa mga makasalanan katulad natin. Yun po yung trabaho ng Diyos. Yun po yung trabaho ni Jesus Kristo. Hanggang ngayon, tuloy-tuloy po ang Amang Diyos ay sa pagkawa. Ganon din si Jesus. Patuloy rin ako sa pagkawa. Ibig sabihin, sa Genesis chapter 2, sa ikapitong araw, nagpahinga ang Diyos. Pero, kailan po nasira yung kapahingaan ng Diyos? Nung nakasala si Adan sa kasi Eva. Nung nakasala po si Adan sa kasi Eva, nasira po yung kapahingaan ng Diyos, nasira rin po yung kapahingaan ng tao. Wala po tayong kapahingaan mula noon. Kaya nabibigatan po tayo. Lupang nabibigatan at nalulupay-pay. Yun po yung kalagayan ng tao. Walang kapahingaan, sira na. Baksak na yung kapahingaan. Yun po yung evidence po. Tayo po yung ebidensya. Tayo po yung ebidensya na walang kapahingaan sa puso. Lalo na po, bago po tayo naligtas. Okay? Meron po tayong kapahingaan? Bago po tayo naligtas? Wala. Wala talagang kapahingaan. Walang rest. Okay? Yung ating puso, yung ating isipan ay nalubog sa daming mga alalahanin sa buhay. Anong kakainin ko? Anong iinumin ko? Okay? Paano ako sa buhay ko? Lupang nabibigatan at nalulupay-pay. Dahil nasira na po yung kapahingaan. Pero nung dumating si Jesus, okay, sabi niya, pumarito ako, come to me. Okay? Lahat, kayong lahat na nalulupay-pay at lupang nabibigatan, bibigyan ko kayo ng kapahingaan. Paano? Sa pamamagitan ng kaligtasan. Nung nalaman po natin na may Diyos, nung nalaman po natin na may kasalanan tayo, nung nalaman po natin na namatay si Jesus para sa kasalanan ko, lahat ng kasalanan ay tinubos na, nabayaran na lahat ng kasalanan ko sa pamagitan ng kanyang banal na sakripisyo,
So, doon po tayo nakaroon ng tunay na kapahingaan. Naganap na po yung Sabbath day sa ating puso. Yung Sabbath day ay natupad na sa ating puso. Sabbath day, araw ng kapahingaan. Hebreo chapter 4, Hebreo. Verse 1, Hebreo chapter 4 verse 1. Kaya habang nananatiling bukas ang pangakong makapasok sa kanyang kapahingaan, mag-ingat kayo na baka sino mang sa iyo hindi makaabot doon. Sapagkat dumating sa atin ang magandang balita, gaya rin naman sa kanila. Unit hindi nila pakinabang ang pangangaral na narinig nila sapagkat hindi sila naging kalakip sa pamamagitan ng pananampalataya ng mga taong nakarinig. Verse 3, sapagkat tayong sumasampalataya ay pumapasok sa kapahingaan yon. Sino daw pumapasok sa kapahingaan? Tayong sumasampalataya sa magandang balita. Ano po yung magandang balita? So, eternal redemption. Okay. Magandang balita. So, John chapter 3 verse 16, alam po natin yung verse na yan, John 3:16, sapagkat sa gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos na ibinigay niya yung kanyang tanging anak, okay, tanging anak sa salibutan, upang sino mang sa kanya ay sumampalataya, ay huwag mapahamak kundi makaroon ng buhay na walang hanggan. Okay. Yung mga kapatiran dito, yung tunay na kapahingaan ay wala dito sa lupa. Huwag po kayo maghanap ng tunay na kapahingaan sa lupa. Yung buhay po natin sa lupa, puro trabaho, pagod, hirap lang. Yun po yung resulta ng kasalanan ni Adan. Wala nang kapahingaan sa mga salibutan ito. Pero doon po sa magandang balita, pag-ibig ng Diyos sa atin, so doon po, natakpuan po natin yung tunay na kapahingaan. Malaya na po tayo. Malaya na hindi na po tayong alipin. Hindi na po tayong alipin ng pasan ng salibutan ito. Dati po, alipin po tayo, alipin. Takot na takot sa daming mga problema, baka masakit ako, baka mawala yung trabaho ko, baka bumagsak yung buhay ko. Takot. Ibig sabihin, alipin. Alipin tayo noon ng mga kabataan, mga problema sa salibutan. Pero ngayon, mula noong ligtas po tayo, okay, meron na po tayong kapahingaan. Come to me. Bibigyan ko kayo ng kapahingaan. So, kung wala pa kayong ganitong kapahingaan, so, suriin mo ang sarili mo. Kung nakapasok na po kayo sa tunay na pananampalataya. Kasi sabi dito, verse 3, sapagkat tayong sumasampalataya ay pumapasok sa kapahingaan yon. Okay. Gaya ng sinabi ng Diyos, gaya ng aking sinumpa sa aking pagkagalit, sila ay hindi papasok sa aking kapahingaan. Bagamat ang mga gawa niya mula nang itatag ang salibutan ay natapos na. Verse 10, sapagkat ang pumasok sa kanyang kapahingaan ay nagpahinga din sa kanyang mga gawa. Gaya ng Diyos sa kanyang mga gawa. So, balik po tayo sa Matthew chapter 11.
Balik po tayo sa Matthew chapter 11. Verse 29, pasanin ninyo ang aking pamatok. Matuto kayo sa akin. Ito yung sabi ng Diyos, learn from me. Tuturuan kita kung paano mapasan ang pamatok ko. Maamong puso. Okay. Mapakumbabang puso. Sa pamamagitan ng sakripisyo po ni Hesus Kristo, so nalutas na po yung ating problema ng kasalanan. So nalutas na lahat ng kasalanan ko, ay tapos na, nabayat na, natubos na. So galing po doon yung ating assurance of salvation. So anak ako ng Diyos. Okay. Pero buhay pa tayo sa mundong ito, di ba? Buhay pa. Sana agad kunin ng Diyos yung buhay ko para mag-enjoy ako sa langit. Pero hindi po tayo agad kinukuha ng Diyos. Nandito pa rin tayo. May trabaho tayo. May konting trabaho. So, may dalawang purpose po sa buhay po natin sa mundong ito. Dalawang purpose. Kung wala po itong dalawang purpose, so, kung pagligtas na po, sana agad-agad kinukuha tayo ng Diyos. Para sa langit, mas maganda, di ba? Sa langit. Dito sa lupa, mas mahirap pa rin tayo. Sa mga sakit, sa mga hirap, maraming mga problema, wala ng module sa langit. Okay? Wala ng trabaho. Pero may purpose po sa ating buhay na natitira sa mundong ito. Magaan pasan. Sabi ni Jesus, yung aking pasan ay magaan. Hindi mahirap. Kapag ipagkatiwala po natin sa Diyos yung ating pasan. Okay? Tapos, kung ganun, ibibigay niya sa akin yung kanyang pasan na magaan. Okay. So, seek ye first His kingdom, His righteousness. Kung papasanin ko yung kanyang pasan, okay? Kung hinahanap ko o inuuna ko yung kanyang kalooban, yung kanyang kahadian, yung kanyang kalooban, yung kanyang plano, kung gano'n, yung pasan ko na mabigat ay papasanin ng Panginoon. Exchange. Yung pasan kong mabigat, sa kanya. Yung pasan niya magaan, ay sa akin. Exchange. Anong gagawin natin? Gusto po ninyo exchange? Yung pasan kong mabigat, ay sa Diyos. Yung pasan niya magaan, ay sa akin. Mas maganda po yun, di ba? Gusto po ninyo yung pasan, yung sariling mga bigat, tuloy mabigat na pasan mo ngayon ay tuloy-tuloy papasanin, o sa Diyos lang? Sa Diyos. Tapos yung kanyang pasan na magaan. Okay? Ano po yung pasan ng Panginoon? Okay? Seek ye first. Okay? Seek ye first. Seek God's kingdom and His will. Kung gano'n, anong promise ng Diyos? Lahat ng mga kailangan mo, yung pasan natin yan, di ba? Anong kakainin, anong iinumin, anong isusuot, paano? Sabi ni Jesus, bago pa humingi ka sa akin, alam ko na yan. Kasi ama natin ang Diyos.
Okay. Ama nating Diyos, meron po tayong Ama, meron po tayong Amang Diyos. Okay? Yung Amang Diyos, anong ibig sabihin ng Amang Diyos? Diyos ko yan, Diyos ko. Meron po bang ama na walang pakialam sa kanyang, sa mga kahirapan ng mga anak? Meron po ba ganong ama na walang pakialam sa mga problema ng sapasan ng bata? So, minsan po, nung pumapasok pa yung mga kabata, yung mga bata sa school, so nakita ko po minsan yung mga school bag ng mga bata ay pinapasan ng magulang. Yung bag, school bag ng mga bata ay pinapasan ng magulang. Bakit po? Okay. Yan po yung puso ng magulang. So, pag nakita ng mga magulang na nabibigatan yung mga bata ng malaking bag, so kinukuha po nila agad yung school bag ng mga bata. Yung magulang ay nagpapasan. Ganun po yung ginagawa ng Diyos. Yung ating mabigat na mga pasan ay gusto ng Diyos kunin. Sa akin, ibigay mo sa akin yung bigat mo, mabigat na pasan mo, ibigay lang sa akin. Tapos, yung pasan ko, ito na lang pasanin mo. Yung mga alalahanin sa buhay. Alam ng Diyos kung ano po ang kailangan po natin. Kaya binibigyan po tayo ng mga kalakasan ng katawan araw-araw, yung mga katalinuan. So, araw-araw, so ipinakaloob ng Diyos sa atin yung mga, yung kanyang biyaya, araw-araw. So, Mateo chapter 6. Chapter 6, verse 26. Tingnan ninyo ang mga ibon sa impapawid, hindi sila naghahasik o gumagapas o nag-iimbak man sa mga kamalig, unit pinapakain sila ng inyong Ama na nasa langit. Hindi ba higit na mahalaga kayo kay sa kanila? Yung mga ibon, maraming ibon dito. Maingay sila during sermon time. Sino po nag-aalaga sa kanila, yung mga ibon? Hindi ako, hindi kami. Yung pagkain nila hindi galing sa amin. Pero nabubuhay po sila. Sino po yung nag-aalaga sa kanila? Sabi sa Biblia, ang Diyos. Ang Diyos po ay nag-aalaga sa kanila. Okay? Ang Diyos po ang nag-aalaga sa kanila. Yung mga ibon sa impapawid, yung mga bulaklak, yung mga damo sa ilang. Verse 30, akong binibihisan ng Diyos ang damo sa parang na ngayon ay buhay ay at sa kinabukasan ay tinatapon sa kalan. Hindi ba lalo niya kayong bibihisan o kayong maliliit ang pananampalataya? Yung mga ibon sa impapawid, yung mga damo sa ilang ay pinapakain ng Panginoon, ay binibihisan ng Diyos. Yung damo ay ngayon lang buhay, bukas patay na. Pero pinapahalaga na ang Diyos yung damo sa ilang, binibihisan pa. Gaano, paano tayo? Yung anak niya, hindi po niya pinababayaan ng Diyos, yung kanyang anak. So, hindi po tayo pinababayaan. Okay. Yung anak ng Diyos ay hindi pinababayaan ng Amang Diyos. Yung anak ng Diyos ay hindi po iniiwanan ng mga, hindi po iniiwan ng Amang Diyos.
Kung ganoon po, may problema, hindi siya ama o hindi po tayo anak. Kung pinababaian tayo ng Diyos, may dalawang opsyon. Hindi ako anak niya o hindi siya ama ko. Kung anak ako ng Diyos, hindi tayo pinababayaan. Sure na po yan. Kailangan po natin maniwala doon. Verse 34, kaya't huwag ninyong alalahanin ang bukas, sapagkat ang bukas ang mag-aalaga sa kanyang sarili. So, nakuha po ba ninyo yung meaning? Huwag ninyo alalahanin ang bukas. Don't worry about tomorrow, for tomorrow will worry about its own things. Bukas, siya ang mag-alala bukas. Sana po, pag-isipan po nating mabuti tungkol sa puso ng Amang Diyos. Kaya pasan ko, gusto niyang kunin. Tapos, yung magaan po niyang pasan, ay walang iba. Okay? So, tingnan po natin. Unang Juan, Chapter 5, verse 3. Unang Juan, chapter 5. Verse 3. Unang Juan, chapter 5, verse 3. Basahin po natin ito ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Sapagkat ito ang pag-ibig sa Diyos na ating tuparin ang kanyang mga utos. At ang kanyang mga utos ay hindi pabigat. Hindi pabigat. Yung kanyang utos. Wala pong iba. Love one another. Preach the gospel. Ipang-aral mo ang ebanghelyo. At mag-ibigan kayo sa isa't isa. Okay. Love. Okay. Magpakabanal kayo. Be holy. So, magpakabanal, be holy. Mag-ibigan kayo sa isa't isa kung paano inibig kita. Nakita mo yung pag-ibig doon sa cross, kung paano inibig kita. Nakita mo sa cross kung ano ang pag-ibig. Ganun din mag-ibigan kayo sa isa't isa. Mag-love one another. Tapos, ibahagi mo ang ebanghelyo sa mga mahal mo sa buhay. Lumayo ka sa mga kasalanan. Magpakabanal. Humiwalay kayo sa kanila. Huwag kang humipo ng mga maruruming bagay. Yun po yung mga purpose ng salvation. Sabi ng Diyos, maninirahan ako sa iyo. Kaya magpakabanal kayo. Eternal redemption, so wala nang parusa. Salamat sa Diyos. Pero, hindi na po tayong masaya sa dating mga negosyo, dating mga bisyo. Hindi na akong masaya sa dating mga ginawang kasalanan. Hindi na ako masaya sa mga games. Dati, excited, masaya sa Mobile Legends, sa ibang mga internet games. Pero ngayon, hindi na masaya ako. Parang pabigat. Hindi tama ito. May tunok, may tinik ng Holy Spirit. Anak, sapat na. Balikas sa pag-aaral. Ano ang dapat gawin ng isang Kristiyano? May reminders po sa atin ng Holy Spirit. Hindi na po masaya sa dating mga pamumuhay. Yun po yung kilos at gabay ng Holy Spirit.
magpagkabana. Habang tumatagal po tayo sa ganitong pamumuhay Kristiyano, so lumalabas po yung bunga ng Holy Spirit. Yung ating ugali, yung ating character, yung ating pananalita, yung ating mga kilos, unti-unti nagbabago. Unti-unti nagbabago. Okay. Yung dating ugali, yung dating mga pamumuhay, so, iniiwanan ng unti-unti. Dati yan, dati. Bagong creature, bagong nilalang tayo ng Diyos. Chapter 5, verse 14. Ito ang ating kapanatagan sa Kanya, na kung tayo humihingi ng anumang bagay na ayos sa Kanyang kalooban, tayo'y pinapakinggan Niya. Yung prayer. Kung tayo humingi ng anumang bagay, pero may requirement, anumang bagay na ayon sa Kanyang kalooban, yung ating prayer request ay dapat tumutukma sa Kanyang kalooban. Dapat umaayon sa Kanyang kalooban. Hindi po ayon sa aking sariling kagustuhan. Yung ating kahilingan sa Diyos ay kung ayon sa Kanyang kalooban, so sasagutin ng Diyos. 100% sasagutin ng Diyos. Kung hindi ayon sa Kanyang kalooban yung ating prayer, anong sasabihin ng Diyos? Anak, wait lang. Hintay ka lang. So, bago po tayo matapos, yung Psalm chapter 23, ito po yung final verse ko ngayon. Psalm chapter 23, verse 1. Ang Panginoon ay aking pastor, hindi ako makukulang. Pinahihiga niya ako sa luntiang pastulan, inaakay niya ako sa tabi ng mga tubig na pahingaan. So, parang ito po yung Awit chapter 23 verse 1 and 2, parang illustration po yan. Paano yung kapahingaan? Okay? Ano ang kapahingaan na ibinibigay ng Diyos sa atin? Ito po yung illustration na nagbibigay sa atin ng idea. Ako ang pastor, yung Panginoon ay pastor, yung pastor, tapos hindi ako makukulang. Pinapahinga niya ako sa luntiang pastulan, inaakay niya ako sa tabi ng mga tubig ng kapa, yung pahingaan. Yung tunay na kapahingaan po, ay galing kay Jesus. Kung kasama ko siya, doon po may kapahingaan. Kung hindi siya kasama ko, doon po walang kapahingaan. Okay. Sana po kunin po natin yung secret. Okay? Yung kapahingaan po ng isang Kristiyano po hindi po galing sa mga condition. Kahit may sakit po tayo, kung may kasama akong Panginoon, so nagpapahinga ako, may kapahingaan. Kahit may problema ako, pero kung may kasama ang Panginoon sa buhay ko, so masaya pa rin ako. Verse 4, bagaman ako ay lumalakad sa libis ng lilim ng kamatayan, wala akong katatakutang kasamaan sapagkat ikaw ay kasama ko. Ang inyong pamalo at inyong lungkot, inaaliw ako ng mga iyon. So, aliw, inaaliw. Okay. Kaaliwan.
Kaya sana po yung mga kapatiran dito ng Tanawan Church ay na lupang nabibigatan ngayon. So iba-ibang uri ng bigat, pero ipakatiwala natin sa Diyos. Ipakatiwala natin sa Diyos. Siya ang bahala. Tapos yung kanyang magaan na pamatok, yung kanyang magaan na pasan, yun ang kunin natin. Okay. So evangelism, tapos yung pagsunod sa kanyang mga utos, paglilingkod sa Panginoon, yung kanyang kalooban, pagsunod sa kanyang kalooban. So yun po yung pasan niyang magaan. Kaya exchange po natin. Okay, let's pray. Salamat po Panginoon sa oras na ito, sa pagbibigay niyo po sa amin ng inyong mensahe sa pamamagitan ng Biblia. Tinatawagan niyo po kami sa tunay na patungo sa tunay na kapahingaan. Nabibigatan po kami sa iba't ibang uri ng pagsubok at pagturusa at mga problema. Alam niyo po Panginoon. Tulungan niyo po kami upang magpahinga po ang aming puso at isipan sa pamamagitan ng aliw at gabay ng Panginoon. Ito po yung aming panalangin sa pangalan ng Panginoon, Jesu Kristo. Amen. Okay po.